Magandang araw mga kakampi! Welcome to Green Country Game Farm dito po sa Roa City, Capiz. Ako po si Martin Esculin, National Endorser ng Team Bimig Integra Power Max. Ang kakampi mo sa panalo! Nag-alaga ako ng manok. I started around siguro 7 years old ako noon. Prep, mahilig na ako sa manok. So may manok na ako at ganung age, at the young age of 7. Yun, hanggang ngayon, hindi na mawawala eh. Yes, noon, laban. Nung time na medyo bata pa, gusto laban. Then, as you grow older, nagiging iba yung pananaw natin eh. Meron tayong gustong patunayan, or like yung breeding is a long process. Siyempre, ibibreed mo, palalakihin mo, tapos ilalaban mo. Then, pag nanalo yung mga inaalagaan mo, may achievement ka. So, yun ang pinakamasarap na feeling doon. Yung na-achieve mo yung gusto mong gawin. Of course, yung bloodline namin, yung apat, yung just the Boston Roundhead, then the Sweaters, Gilmore Hatch, and yung regular Grace. Pero meron kami mga nilalaro-larong ibang bloodline na sinusubukan namin doon sa existing namin kung okay sila. Kaya mga kakampi, relax lang kayo dyan dahil isishare ko sa inyo ang farm practices ko sa selection and culling sa aking farm. Selection and culling starts at day 1 and di po tayo natatapos doon. So on the process, habang lumalaki sila at may nakikita tayong deformities or mali sa kanila, dapat ikal na po natin, meaning aalisin natin sila. And then, as times goes na lumalaki sila, quality ng mga manok ang maiiwan na sa atin. So yung mga hindi maganda, ma-out na natin yon. So mas malaki mga matitipid natin, yung mga feeds natin na hindi na dapat kainin ng hindi magandang manok, so malilesen yon. So that's the time, mga quality manok ang maiiwan sa atin. Like this one, lumabas sa incubator ito sila at 1,250 heads. So, ngayon, ang age nila is about 45 to 48 days. Ito na yung 1,150 na lang sila natira. As habang lumalaki, hindi pa tapos ang proseso ng cull dyan eh, and selection. Habang lumalaki at may nakikita tayong diferensya, cull tayo ng cull. Wala tayong sinusunod kung ilang buwan sila dapat ganito o ano. Habang may nakikita tayo at any age na may hindi maganda sa kanila or dapat na silang ikal, ikakal natin yon. Only the best quality ng mga manok ang dapat lang matira. Kagaya kami, nagbebenta rin kami ng mga brood materials. So, we see to it na talagang quality talaga yung binibigay namin. Pag nakita namin na parang hindi na pasok sa quality standard ko, hindi ko na ibibigay yon. Tatanggihan ko na yung buyer na wala na akong manok. Or kahit meron, pero ibig sabihin, hindi yun yung pang-breeding na quality. So that's why, okay naman yung mga nabibenta namin ng manok, they are successful. So happy na ako, happy ako dun sa mga nangyayari sa kanila. Kasi, ang sa isip ko, pag nakita ko sa range, for example, may nakita ako hindi magandang manok, ang iisipin ko, ayoko nang makita ng customer yan eh. So, ikakal ko yun. At that way, nai-improve din yung quality ng mga flocks ko. Kasi nawawala na yung hindi maganda eh. Yung mga ganda na lang naiiwan. So, that's why, nai-improve yung quality ng flock ko. Then, yung mga binibenta ko, magaganda rin talaga quality. That's why, marami rin successful sa mga nakakuha sa amin. Unang-una po dito, dapat honest. Honest tayo, huwag tayo mang ano ng tao. Kung ano yung manok, dapat sabihin yun yung manok. Pag sinabi natin antibiotic, ang alam ko, gamot yun. Na pag may sakit ang manok, bibigyan ng antibiotic. So ngayon ko lang nalaman na bawat sakit, merong specific antibiotic para doon. So, importante rin dito kasi ang vet natin eh, na malaking tulong para sa atin. Sila ang makakapag-explain yan kung which is which na antibiotic para dun sa sakit. Hindi lang tayo basta maka-apply porque may sakit, itong antibiotic ito, bigay agad.
Kagaya ng ano, ng vetmed natin sa BMEG, meron tayo niyan. Of course, pag sinabi natin BMEG is part of San Miguel, quality ang pinag-uusapan diyan. So ito, itong mga gamot ng BMEG, may mga antibiotic din ang BMEG at mga vitamins. Yan, mga quality talaga yan, for sure. Kung makikita nyo po, yung mga sisiw ko ngayon dyan, very healthy at maliliksi sila. So, yung vitamins po natin dyan, yung Multimax at Electromax. Yan, pinag-ahalo po natin yun para sa drinking water. Well, like yung Multimax natin, no? Meron siyang multivitamins, then may amino acid. So, yung amino acid nakakatulong yun sa muscle development eh. So, kailangan natin, lalo na sa sisiw, sa paglaki nila. Dapat may kasama silang Multimax para maibigay sa kanila lahat habang lumalaki sila. Ang pinapakain po natin dyan, siyempre, all the way, BMEG product. Una-una, yung mga papasok po dito sa pagmamanok, hindi po biro ang financial dito. So, kailangan pag pumasok po tayo sa pagmamanok, may sufficienteng financial po tayo para ilaan sa kanila. So, pag alanganin po kayo, wag na po natin ituloy. At hindi lang natin magagawa yung gusto nating mangyari sa pag-aalaga natin ng manok. Well, kung gusto mo mag-start sa maliit lang, be sure pa rin, siyempre, yung financial mo. Kung gano'n lang kaliit yung financial mo, yun lang din ang alagaan mo. So, hindi tayo pwedeng magbigla-biglaan ditong magparami agad, tapos mag-alaga na marami, lalo-lalo na pag yung kaalaman natin ay medyo kulang. Baka masayang lang ang panahon at saka ang gastos. Dapat lagi tayo malinis, no? Siyempre, unang-una, pag hindi tayo malinis, lapitin tayo sa mga diseases. So, kailangan natin i-maintain kasi it's better to prevent than to cure. Una-una, dapat dito maging practical tayo. Kung anong dapat gawin, kung anong hindi dapat gawin, wag sobrang arte, wag din kulang. So, dapat tama lang. Nasa gitna lang tayo. Siyempre, like kagaya ko, walang tigil ng pag-aaral ito eh. Experience is the best talaga. So, dito sa experience, pwede tayo makakuha ng ibang mga technique or proseso sa ibang mga breeders or sa beginners din. Basta may sense yung sinasabi nila, okay, absorb natin yon. Huwag natin sabihin na porkit beginner siya or dalubasang breeder na siya. Araw-araw tayo dito nag-aaral at pinagmamasdan natin kung anong maganda para sa manok. So, lahat dito, sa prosesong ganito, lahat tayo ay estudyante dito. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta ng BMEG Integra Power Max. Salamat po sa inyo. Ako po si Martin Esculin ng Green Country Game Farm. Dito po kami located sa Roa City, Capiz. You can contact me at 0917-851-0527. Yung Facebook po natin is Martin Esculin, Green Country Game Farm. Muli, ako po yung nagpapasalamat sa tumatangkilik at tatangkilik pa sa aking mga manok. Salamat po. BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo.